Shout out tayong mga idol sa ating lahat na mga Solid Marsay supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Luz Paul, Ava Atender, Amadeo Flores, Lady B 73MB, kay Gerald Anyobu, Sweet Joy, kay Jose Pacificador, Sunny Anya TV, Norlin Picatsi, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at lalo na sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa ating channel. Mabuhay po kayo mga idol. Ang mag-asawang Minda at Sitoy, binibiyayaan ang mga ito ng nag-isang anak na lalaki na ang pangalan ay Kaloy. Mula nang ipinanganak ito, mapapansin mo agad na may kapansanan agad ito sa katawan at sa pag-iisip. Pero mabait na bata itong si Kaloy, mapagmahal sa mga magulang, magalang at masunurin. Kahit na hindi normal ang kilos ng batang si Kaloy, pilit pa rin itong tumutulong sa gawaing bahay, sa paglilinis, pagluluto, pag-igib ng tubig at pati na sa pag-alaga ng kanilang mga hayop. Mahirap ang buhay nila ni Minda at Sitoy. Mangunguha lamang ng tuba itong si Sitoy at mananahi naman itong si Minda. Nang maliit pa itong si Kaloy, tuwing alas 6 ng hapon, madalas na makikita ito ni Minda doon sa likod ng kanilang bahay, doon sa malaking puno ng baliti. Noong una, pinabayaan lang ito ng mag-asawa dahil minsan lang naman napupunta doon ang bata. Pero habang dumaan ang mga taon at lumalaki na itong si Kaloy, halos kada hapon na itong pumupunta doon sa puno ng baliti. Alam ng mag-asawa na hindi pangkaraniwan ang puno ng baliti dahil sa tagal ng panahon na naninirahan sila dito sa lugar, may mga napapansin na silang kakaiba doon sa punong baliti. Minsan may maririnig silang boses panaghoy, minsan din parang may mga nag-iiyakan, nagbubulungan at nagtatawanan. Sabi nga ng isang albularyo na kapitbahay nila, pinamamahayan ang puno ng baliti ng iba't ibang uri ng mga engkanto at mga lamang lupa. Kaya nga, ang sabi ng albularyo, iwasan nila na mapagawi doon sa puno ng baliti, lalo na itong si Kaloy. Pero sa kabaitan ng bata, tanging ito ang laging sinusuway ni Kaloy. Dahil kahit na binabawalan ito ng kanyang mga magulang na magpupunta doon, sinuway nito ang mga sabi ng kanyang ama at ina. Dahil tuwing alas 6 ng gabi, nagpupunta pa rin ang bata doon. Hanggang sa dumating ang isang araw, nagkasakit ito ng maluba. Nakaratay itong si Kaloy ng ilang araw. Hindi na ito kumakain at nanghihina na. Nag-alala na ang mag-asawang Minda at Sitoy. Kinuha nila ang albularyo na si Tatay Berteng. Ayon sa sabi ng albularyo, napakalakas ng nagbigay ng sakit sa bata at hindi niya ito kaya. Kaya ang payo ng albularyo, kumuha ang mga ito ng mas magaling na albularyo. Kaya pumunta agad itong si Sitoy doon sa kabilang barangay para sunduin ang kilalang albularyo na si Tatay Punso. Makalipas ang ilang oras pagdating ng mga ito, nang hawakan ang pulso ng bata ng albularyo, nagulat itong si Tatay Punso dahil may kung anong malakas na pwersa
ang biglang gumapang sa kanyang braso. Sabi agad ng albularyo, "Walang sakit ang bata, Minda, Sitoy. Walang karamdaman si Kaloy. May isang napakalakas na nilalang ang nasa katawan ngayon ng bata. Kumuha kayo ng mainit na tubig at isang palanggana. Subukan kong kausapin ang nilalang." Mabilis naman na sumunod ang mag-asawa at kumuha agad ito ng palanggana at mainit na tubig. Pagkatapos, nagsimula na itong si Tatay Punso sa pakikipag-usap sa nilalang. Tagaktak ang pawis ni Tatay Punso habang nakikipag-usap ito sa nasabing nilalang. At makalipas ang isang oras, pawis na ito habang mabilis na tumayo. Lumapit agad ito kay Sitoy at Minda. At ang sabi ng albularyo, "Sitoy, Minda, huwag kayong mag-alala. Gagaling na si Kaloy. Walang sakit ang bata." Sabi ng nilalang na nasa katawan ng bata, "Bukas ng umaga, gagaling na ito. Huwag nyo daw ipagbawal ang pagpunta ng bata doon sa kanilang tirahan. Ang puno ng balite." Ilang sandali, umalis na si Tatay Punso. At kinabukasan, tama nga ang albularyo sa kanyang sinabi. Dahil alas 5 pa lamang ng umaga, may narinig na ang mag-asawa na parang nagbibiyak ng kahoy sa kanilang bakuran. At ilang sandali, may bumukas ng pinto, pumasok at lumabas muli na parang nag-iigib ng tubig. Kaya bumangon na itong si Sitoy at tinignan ito. Laking gulat niya nang makita si Kaloy. Bumalik agad ito sa kanilang kwarto at ginising itong si Minda. "Minda, Minda, tingnan mo si Kaloy. Magaling na ang ating anak." Papungas-pungas pa itong si Minda na mabilis na bumangon. At pagkatapos, lumabas agad ang mga ito at pinuntahan si Kaloy. Maluha-luha pa nga itong si Minda nang makitang muling malakas na ang kanilang anak. Simula noon, hindi na nila pinagbawalan itong si Kaloy sa pagpunta doon sa puno ng balita tuwing alas 6 ng hapon. At simula sa araw na yon, nagtataka ang mga magulang ni Kaloy kung saan nakuha ng bata ang kwintas nito na may palawit na isang krus na kahoy at ang isang nakakamangha sa batang si Kaloy. Ang sobrang lakas nito na hindi maipaliwanag. Minsan, nang manggapas itong si Sitoy ng palay sa kanilang kapitbahay at may dala itong isang sakong bigas at may isa pang supot na bigas din ang nasa loob. Dahil nakainom nga ito, nakatulog itong si Sitoy doon sa isang maliit na kubo sa gilid ng maisan at palayan. At nang magising itong si Sitoy, alas 5 na ng hapon, gulat na gulat ito dahil wala na doon ang kanyang mga gamit at pati na ang sako ng bigas. At dahil tanaw na nito ang kanilang bahay na nasa unahan lamang ng palayan, mabilis na umuwi itong si Sitoy para tanungin sana itong si Minda kung nakita ba nito ang dala niyang sako ng bigas. Pero pagkapasok nito ng bahay, nandoon na ang isang sako ng bigas, pati ang isang supot at ang kanyang mga gamit. Kaya nagtataka itong si Sitoy. Imposible naman kung si Minda ang may dala nito dahil hindi ito kaya ng kanyang asawa. Kaya nagtanong na ito ni Minda kung sino ang nagdala ng isang sako ng bigas dito sa kanila. Pero pati itong si Minda ay gulat na gulat din dahil pati siya hindi niya alam
na nandito na pala sa kaninang bahay ang sako ng bigas. Aba, iwan ko si Toy. Hindi ko alam kung bakit nandito ang isang sakong bigas. Baka naman sa kalasingan mo, nalimutan mo na na ikaw ang nagdala niyan. Nagkasagutan pa nga ang mga ito bago pumasok itong si Kaloy galing sa labas ng bahay. Tay si Toy, ako po ang nagdala niyan. Nakita ko po kasi kanina na nakatulog ka doon sa kubo. Nagkatinginan ang mag-asawa at hindi makapaniwala. Dahil unang-una, may kapansanan nga ang bata. Kaya nitong buhatin ang mga maliliit na bagay tulad ng kaunting kahoy, maliit na galon. Pero ang isang sakong bigas, napaka-imposible naman. Pero nitong mga nakaraang araw, may napapansin na din na kakaiba ang mag-asawa kay Kaloy. Isang hapon, doon sa kanilang sintro, bawat araw ng Sabado at Linggo, may tinatawag doon na tabo. May mga magtitinda doon ng mga pagkain, tuba. At ang masaya doon, may mga maglalaro ng basketball at volleyball. May mga dayo pa sa kabilang mga barangay. Sa hapon na yon, nando doon itong si Sitoy para makisaya. Nag-iinom ito ng tuba kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Pero dahil marami ang mga lasing doon, may nakalitan ang grupo nila na taga kabilang barangay. Muntik pangang magkasuntukan ang mga ito nang mabalitaan ito ni Minda galing sa isa sa kanilang mga kapitbahay na galing doon. Nagmamadali itong sunduin si Sitoy kasama niya si Kaloy. Pero sa pagkakataon din na yon, pinauwi na itong si Sitoy ng kanyang mga kaibigan dahil mukhang may masamang balak ang mga nakaaway nila. Para makaiwas, mas mabuting umuwi na ito. Umuwi naman agad itong si Sitoy. Pasuray-suray na binaybay nito ang mga kakahuyan papauwi sa kanila. Pero ang hindi alam ni Sitoy, sinundan pala siya nung tatlong nakaalitan nila kanina at may hawak na mga itak ang mga ito. Pagdating doon sa kakahuyan, muntik nang tamaan ng taga itong si Sitoy. Buti na lang, kahit na lasing ito, nakatakbo pa rin ito palayo at nakasalubong niya sina Minda at Kaloy. Nang makita ni Minda na hinahabol si Sitoy ng tatlong kalalakihan na may dalang mga itak, takot na takot ito at sobrang nag-alala. Kaya sinubukan itong awatin ang mga humahabol kay Sitoy. Kaya itong si Minda ang pinagbalingan ng galit ng mga ito. Nang tagain itong si Minda, hinablot ito ni Sitoy. Pero si Sitoy ang tinamaan ng taga sa braso. Kaya natumba ito sa lupa. Sumigaw na itong si Minda at nagmamakaawa. Pero parang walang narinig ang tatlong kalalakihan. Patuloy na dinaluhong ng mga ito si Minda at Sitoy. Pero sa isang iglap, ang batang si Kaloy na nasa ilalim ng punong kahoy, bigla itong tumakbo ng napakabilis at nagpakawala ng isang sapak doon sa isang lalaki na nakalapit na kay Minda at Sitoy na may hawak na itak. Sa lakas ng pagkasapak ng bata, tumilapon ang lalaki at tumama ito doon sa puno ng kahoy. Nang bumagsak ito sa lupa, nawalan agad ito ng malay. Natulala ang dalawang kalalakihan. At pagkalipas ng ilang segundo, ang batang si Kaloy na naman ang kanilang pinagtataga. Kaya napasigaw na itong si Minda at itong si Sitoy. Kahit na may sugat ito sa braso,
pilit itong tumayo para tulungan ang nanganganib nilang anak.